Nagkakaging bala naman na balita mga netizens ang dapat nating tungayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Kamakailan muling umingay ang pangalan ng Tulfo Brothers matapos ibinisto ni Congressman Rodante Marcoleta at ng media personality na si Katun Ying ang mga aligasyon ng anomalya na may kaugnay sa kanilang mga posisyon at identasyon na tumakbo sa Senado. Ayon sa kanila, ang mga kapatid na Tulfo ay tila nagiging simbolo ng pagkakagahaman at labis na ambisyon sa kapangyarihan. Ipinunto ni Marcoleta na ang mga ito ay hindi dapat pinapayagang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno, sapagkat ang kanilang mga naging aksyon ay nagdudulot ng mga tanong sa kanilang integridad at kakayahang magsilbi sa bayan. Ayon sa mga pahayag, ang kanilang pagkakaroon ng impluwensya sa media ay nagiging dahilan upang makakuha ng suporta kahit na may mga nakabiting isyo ng anomalya. Mahalaga ang pagtuunan na pansin ang mga aligasyong ito, sapagkat naglalarawan ito ng mas malalim na problema sa ating political landscape. Ang ganitong mga isyo ay nagiging sanhi ng pagkaubos ng tiwala ng publiko sa mga opisyal na inaasahan nilang magsisilbi ng tapat. Ang mga hindi tamang gawain at mga paglabag sa etika ay hindi dapat tugunan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga lider na higit na naglilingkod sa kanilang mga sariling interes. Sa pag-usbong ng mga ganitong isyo, dapat manawagan ang mga mamamayan sa mga ehensya ng gobyerno at mga institusyong may kapangyarihang magsagawa ng investigasyon. Mahalaga ang transparency at accountability sa lahat ng antas ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng mga tao. Sa huli, ang mga pahayag ni Marcoleta at Katun Ying ay nagsisilbing paalala na ang integridad at etika sa pamumuno ay hindi dapat baliwalahin. Ang mga tao sa posisyon na kapangyarihan ay may tungkuling maghalaga at magsilbi sa bayan, hindi lamang pera sa kanilang pansariling interes. Kalabisan at isa ng anomalya mga kababayan. Yan ang tingin ni Senator ni Congressman Rodante Marcoleta dito sa mga taong tumatakbo sa Senado na magkakapamilya. Example na lang itong mga Tulfo mga kababayan. Naayon kay Marcoleta ay isa na itong kalabisan. Imagine niyo na lang daw mga kababayan ha, 24 million families dito sa ating bansa. Na sa bawat isang milyong pamilya sana mga kababayan, mayroong representative na isang senador. Pero anyari, mukhang magiging tatlo pang mga kababayan sa isang pamilya, magkakapatid ang dadagdag sa family business dyan sa Senado. Kaya ayon dito kay Marcoleta, isa na itong anomalya. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan, gusto pala natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating viewer from Singapore. Ang kababayan natin, si Ayan Chats. Thank you so much po kabayan. Narito po ang video. Ano po damdamin nyo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumata. Ang video po nito mga kababayan ha, is courtesy of Katun Ying. Although mga kababayan ha, sabi ni Madam Admiral, love ya! Pero gayon pa man mga kababayan, shinare natin itong video na ito mga kababayan dahil nandun si Marcoleta eh. Pahiram Katun Ying ha. Credit to Katun Ying mga kababayan. Kumuko sa Senado. Meron tayong 24 million families. Oh, 24 million families. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? 24 na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po nun, ang ratio po ay dapat sa bawat isang milyong pamilya, merong isang doon lang senador. Lalabas ang isang senador. Paano po ka... Dito mga kababayan, sa isang pamilya lang magkakapatid ha. Talagang kapatid na kapatid talaga mga kababayan. At ang sabi, base daw dito sa behavior ng pagboboto ng ating mga kababayan sa bilang Pilipino, ay hindi daw malayo mga kababayan ha, na magkakaroon tayo in the future na isang presidenteng Tulfo. Yan ang taste ng mga Pinoy mga kababayan eh. Wala naman tayong contract kung gusto yan ng tao ha. Pero sana nga lang itong mga Tulfo mga kababayan ay umayos din ha. Pagkaalam natin mga kababayan ang tatapang, may paninindigan diba? Pero bakit tahimik sila ngayon sa mga nangyayari sa administrasyon? Pati si Erwin Tulfo nga mga kababayan, nabilib tayo dati. Ngayon, luhod kitang baluslos mga kababayan. Ay nako, hindi man lang nagsalita. Si Raffy Tulfo, kumusta na ang PCSO? Anyari? Kung sa isang pamilya ay magkapatid, mag-ina halimbawa. Bilyar. Tatlo na rin silang bilyar mga kababayan. Sincha, si Mark tahimik lang at saka yung babae, bago.
Mga binay, sarsuela lang din. Ehersito, sarsuela. Cayetano, oh. At marami pang iba. Nakikita mo yung mga mata nila umiikot. Mm. So, paano ka kung maging tatlo pa? Tama po 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 yun. Di po ba anomalya yun? Kaso lang, wala tayong magagawa eh. Nandyan yan sa ating saligang batas eh. Pinapayagan. Kaya mga kababayan, ang isa sa problema sa bansang ito talaga ay ang ating saligang batas. Isang diretsyong tanong ulit. Dati, dalawa lang eh, mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang tatlong tulfo. Tatlong magkakapatid ang... Choose your fighter. Oh, choose your fighter, mga kababayan. Basta, mga kababayan, ha. Kahit gusto nyo pa si Erwin X na yan, ha. Dahil bagoong Pilipinas, eh. Nagpa-under sa bagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya, talagang isi-zero vote natin yan. Bagoong Pilipinas. Bahala na kayo dito kay... Sino ba yan? Si Ben? Oh. Tapos, eto naman si Idol Rafi. Wala na tayong magagawa kasi nandyan na yan. Yan para, mga kababayan... Kayo nang bahala makikita din. Makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin sigurado nyo na meron pong tatlong tulfo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan na eh. Kalabisan, kasobrahan. Kasobrahan na, hindi dahil sa... Anomalya. Oh, yan talaga ang sinabi ni Marcoleta. Maaring nagiging insecure ako eh. Ako, sasabihin ko tayo... Yan ang sasabihin nila, insecure ka lang kaya hindi ka manalo. Pero isipin nyo na lang mabuti mga kababayan, no? Isang pamilya, okay lang tumakbo tatlong tulfo, pero dapat iba't ibang posisyon. Hindi yung... Pareho lang ang ano, dyan lang sa Senado. Tiba-tiba ang mga tulpo dyan, mga kababayan. Kaya ito, Kato, yung hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Kapo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot nyo. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero, pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na. Meron po akong nakausap na... Sana no, manalo ito si Marcoleta at sana hindi siya magbago, mga kababayan, ha? For sure, mga kababayan, eh, hindi na yan kakampi kay Marcos, mga kababayan. Umatake na eh. Bad shot na yan kay Admiral. Oh, the point of no return na si Marcoleta. Yan ang importante sa atin, mga kababayan. Kahit hindi niya kampihan si Sarah Go. Basta huwag ka lang kumampi dyan kay ano, kanyagnag, tsaka nila Admiral. Dati pa, eh kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Just to set the record straight, totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? Totoo yun na, Katunying. Ang totoo niyan ay tatlong position pa nga yung... Tatlong posisyon ang inalok ni BBM sa kanya, mga kababayan. Inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-pareho tinanggihan ko. Good, good, good job. Yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapababa ng kuryente. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate. Department of Energy. Nung mga dapat na makaalam nung... mga reformang gusto kong mangyari. Curious lang po ako. Kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po i-RC, ano pa po yung... Department of Justice at saka yung... Oh, DOJ. Oh, mas mabuti ito, mga kababayan, kaysa ano, kay Boying Rimulya, di ba? Kaso nga lang, mga kababayan, eh. Magagamit si Marcoleta, di ba? Oh, dahil utos ng taas, mga kababayan, eh. Buti na rin hindi niya tinanggap, pero... kung Boying at saka ito, mas mabuti sana ito eh. Department of Agriculture. Oh! Yung hinawakan ni PBBM, mga kababayan, na surrender si BBM nga, di ba? Yung una, yabang na yabang dahil agrikultura ang aming mga Marcos eh. Oh, masagana 99, no? Surrender dahil di nga marunong talaga. Mas priority ang party. Yung Department of Agriculture, ang nag-oper yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kaya pala nagalit si PBBM kay Vic dahil gusto ni PBBM sa kanya yun eh. Tapos in-offer ka, Marcoleta. Oh, dahil sa alam niya na ako'y... maglulupa din. Eh. Maglulupa din. Sapagkat naipahayag ko naman yun sa maraming pagkakataon, Katunying. Sabi ko... mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko makikita yung impact nung gagawin ko sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente ka ako, yung impact noon ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako
Mabuti na lang din, oh. Wala siyang tinanggap ni isa. Tatlong posisyon, mga kababayan, na inalok sa kanya. Good job, Marcoleta. Kaya, deserving po, mga kababayan, na ilagay natin sa, ano, sa Senado. Para naman, mga kababayan, ano, at least mayroong intellectual dyan, mga kababayan. Yung alam talaga yung pinagsasabi, alam ang ginagawa, alam ang anong trabaho. Hindi yung ibang mga senador, mga kababayan, na pati pag-intindi siguro sa pinabasa, hindi alam, Smee. Binanggit yun, sapagat, imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet position po yan. Cabinet. Tapos ngayon, ang dating eh, para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami. Kayo po ba yung oposisyonista na ngayon? Nay, pagkamali nila yon, Katunying. Kasi kung ayaw, aminin eh. Okay lang yan. Okay lang yan, mga kababayan. Suwiin mo talaga yung aking... intindihin na lang ito. Yung aking ginawang pakikipaglaban, kung may tuturing na yun. Mm. Hindi nila napansin na ipinaglalap. Sa una, hindi naman opposition ito si Marcoleta, pero ginipit ng mga buhaya, mga kababayan. Eh. Binalahura. O lalo, nagalit dito sa mga Marcos. Oh, kasalanan din nila, mga kababayan. Hindi kasi makatanggap ng ano, mga kababayan, itong ngag-ngag administration ng kritisismo, yung constructive criticism ba? Ay, hindi makatanggap. Gusto brasuhin agad. Oh, anong ginawa nila kay Marcoleta? Pinagtatanggal sa kanyang committee. Mm. Bangko, yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga opisinang kumakatawan, sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Mm-hmm. Ngayon, naging kagugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Reasonable lang, mga kababayan. At syempre, alam din natin. Taktika din, mga kababayan. Ay, tatakbong senador. Kailangan eh. O, kailangan yan eh. At least, o, di ba? Ginamit ang paninindigan, mga kababayan, hindi yung pasayo-sayo lang ng budot dyan para mapansin. Mm. Wala naman tanungan talaga yung dalawang opisina ng executive. Mm. Ba't ka ako nagkaganon na nangyari? Ba't ngayon eh, nag-iba tayo ng patakaran? So, naitanong ko nga eh, are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we... At alam na natin yung ano ha, usaping iyan mga kababayan yung tradition. Natin ulitin dahil. Ulit-ulit na lang eh. Pero gayon pa man mga kababayan, may punto itong si Marcoleta ha. Based sa prinsipyo mga kababayan eh. At kung ano ang rules talaga. Dahil alam nito mga kababayan eh. Ang kanyang trabaho. Hindi kagaya ng iba mga kababayan na tumakbo lang dyan para tawagin silang kongresista, senador. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below. May kilala daw si Marcoleta mga kababayan na senador. O pwede rin natin sabihin, mga senador na hindi daw marunong umintindi sa binabasa mga kababayan? Kulang sa reading comprehension. Natunringan pa namang mambabatas pero hindi pala marunong umintindi sa binabasa. Smiyo. Kaya naman mga kababayan, agree itong si Marcoleta eh dito sa suggestion na dapat taasan itong qualification para maging mambabatas, senador at congressman o ganyan. Dahil ang nakasaad sa saligang batas eh, maliban sa pagiging Pilipino ay can read and write. Yan lang. Hindi nga sinali yung ano, nakakaintindi ba sa binabasa? Yan daw ang problema mga kababayan. Kaya nagtanda leche-leche itong ating bansa. Ang dami-daming mga batas pero nagtanda hirap pa rin tayo. Dahil sabi ni Marcoleta, ang problema ay nasa saligang batas mismo. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan, gusto pala natin pasalamatan mga kababayan. Ito napakabait natin viewer na si A Japanese Girl. V, anong V? V? 5. Thank you so much po madam sa inyong super thanks. Narito po ang video. Ninyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification. By the way, mga kababayan, ang video na ito is credit to Katunying ha. Pahiram dito Katunying dahil andito si Marcoleta eh. Share natin. Sa pagiging mambabatas o senador, to be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Senador at congressman. Wala ang Katunying, ang nagiging problema lang. Agree si Marcoleta mga kababayan. Tama lang.
dapat taasan. At kung pwede mga kababayan ha, dapat sana eh, ang mga taong ito, congressman at sa mga senador, dapat pasado ng civil service, at least minimum lang. Oh. Hindi na kailangan maging abogado. Pero mas magandang abogado, pero at least ha, minimum civil service, professional. Tayo nga na mga ordinaryong manggagawa na ang trabaho mga kababayan natin, clerk. Minsan tayong naging clerk. Hindi tayo mareregular sa gobyerno kung wala tayong civil service. Eligibility. Ang trabaho, clerk. Hindi ka mareregular. Hindi natin minamaliit ang clerk mga kababayan ha. Sinasabi pa nga natin na mas marangal pa itong clerk eh, dahil na regular ha, nakapasok sa government na ano, office. Dahil mas mataas pa ang kanyang kwalifikasyon mga kababayan kaysa dito sa mga congressman at mga senador na ang requirement lang can read and write. Smiyo. Tapos ang kanilang mga trabaho mga kababayan ay puro na sa Ingles ha. Oh, yung ginagawa nilang batas, yung kanilang pinagbobotohan na mga bills. Paano kung hindi marunong umintindi sa binabasa? Wala nga civil service na ano eh. Pirma-pirma lang yan nila. Yes or no? Ganyan. Grabe no? Dahil naging senador lang sila mga kababayan, naging congressman dahil sa kanilang kasikatan. At pera. Kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasad sa ating salikang batas. Yan ang problema. Diyan sana mag-focus itong mga mambabatas natin ngayon, mga kababayan. No? Itaas ang antas ng ating mga politiko. Oh. Sali na rin ang requirement, drug test, dahil maraming bangag dyan. Hindi pa natin pwedeng gawin yun. Pwede na magawin niya, mga kababayan. No? Amendment. Oh. Siguro marami ang madidisqualify. Sino-sino ba ang mga walang eligibility dyan? Oh. Si Pacquiao may diploma na. Pero hindi po yan eligibility ha. Dahil ang sinasabi lang na saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat. Ilang months nga ba yung Pacquiao na po ang diploma? At magbasa. Tapos may gana pang kumuha ng doctorate na ano mga kababayan, degree. Balik mo pa sa may ibang. For few months siguro lang. Mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan yung binabasa niya? May kilala ba kayong senador na hindi naiintindihan yung binabasa? Kami, meron kilala. Parami pa. Oh, siguro makababayan, di ba? Hindi naman tayo nangungutya sa mga hindi nakakaintindi ng English, pero yung sa Senado mga kababayan eh, sa Kongreso, ang mga bills dyan ay nasa English, o kasalanan nyo din. Tapos hindi marunong umintindi ng English mga kababayan. So paano na yan? Aasa ka na lang sa inyong mga konsultant, mga sunsultant. Eh paano kung lulokohin ka lang? Mayroong mga ibang pakay mga kababayan, bibilugan ng ulo mo. Kaya mga kababayan, importante na marunong ka talagang umintindi sa iyong binabasa at marunong ka sa wikang English, dahil nasa English yan eh, lahat ng mga bills and laws dyan. Kung gusto nyo, i-translate nyo sa Tagalog lahat ng batas at mga panukal ng batas para maintindihan ng marami. Pwede rin naman, di ba? Talagay ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao. Oh. 'Di ba? Nakasaad doon sa ano, sa pag-file ng COC. Dapat wala kang conviction. Oh, moral turpitude. Maraming mga senador, mga kababayan, congressman, mga politiko ang tumatakbo pa rin na mayroon mga conviction. Naiintindihan ba nila ang kanilang binabasa? Malamang naiintindihan, pero gusto malusutan. Pero yung talagang syunga mga kababayan na talagang hindi nakakaintindi ng mga binabasa, mayroon tayong kilala ha? Hindi natin sasabihin kung sino. Ipapipirma mo sa kanyang kontrata sa paraan humingi. Pareho tayo nang iniisip, pero kapag ibinoto ka, nakompleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao yung sagradong kasunduan na yun, kailangan ibalik mo sa tao. Bakit? Pangalanan mo, ano? Sino, Marcoleta? Senador na hindi marunong umintindi ng binabasa. Po, ganito yung ating kalagayan. Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda,
Bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pag... Sila-sila lang ang lumulusot mga kababayan sa kanilang ginawang batas o mambubutas. Papatupad. Eh, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas. Kagaya na lang mga kababayan, na doon sa Universal Healthcare Law, bawal na bawal mga kababayan yung kunan mo ng pondo yung PhilHealth. Andun yan sa Universal Healthcare Law, tapos humanap sila ng ibang batas mga kababayan na nagsasabi na pwede kunin ang pondo ng PhilHealth. Ang mga mambubutas mga kababayan, nakahanap ng butas. Kaya kinuha ang pondo ng PhilHealth na bilyon-bilyon mga kababayan na para sana sa may sakit. Ganyan sila magpapalusot mga kababayan, mga butas, pambubutas sa batas. Para ang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla umatras. Po kayo umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos eh, nag-aalala sila na... Dahil hindi pa mataas sa service si Marcoleta noon mga kababayan eh. First timer sa senador. At tsaka mayroon pa siyang term sa Congress. Pwede pa siya maging congressman. Umatras mga kababayan, matalino eh. Pero ngayon mga kababayan, wala na po yung atrasan dahil last termer na po yan sa pagiging congressman. Hindi na pwedeng maging congressman na mga kababayan dahil final na ang kanyang term. Tapos na ang kanyang termino. So, the point of no return na sa Marcoleta. Baka naman bago yung dumating sa dulo, umatras na naman itong kadante natin. Didiretsuin ko kato niyo. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Wala nang atrasan. Kaya ilagay natin ito mga kababayan ha. Tulong-tulong tayo mga kababayan na. Maglagay naman tayo ng talagang mayroong ginagamit ang ulo mga kababayan dyan sa Senado. Tama na po yung mga artistang mga magaling magdrama. Hindi nakakaintindi ng binabasa. Para mawala yung kanilang kaba. Para mawala ang kanilang pag-aalala. Ay sinasabi ko ng harapan sa iyo. Wala nang atrasan ito. Wala nang atrasan ito. Panahon na yun eh. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sa sinabi ni Marcoleta, post your comments below. Gusto pong tanggalin sa pwesto mga kababayan nitong nasirang si Larry Gadon. Nasira ang propesyon ha, bilang abogado, si Mr. Haka Haka, Larry Bobo Gadon, si VP Inday Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo. Removal talaga daw mga kababayan. Total removal. Sabi nitong si Papa, Presidential Advisor for Poverty Alleviation o PAPA, bugok! Dahil anya mga kababayan, hindi na daw nagagawa nito si Sara Duterte ang kanyang mandato bilang vice presidente. Kaya gusto na niya itong tanggalin sa pwesto sa isang kadahilanan. Incapacitated. Alam niyo ba yung incapacitated mga kababayan? Para na rin sinabi ni Larry Gadon na nakumatos itong si Sara. Wala nang magawa. Hindi na kaya mag-perform na kung anumang trabaho. Sabi ng napakagaling magtrabaho na Poverty Alleviation Presidential Advisor na ewan lang natin na alleviate na ba ang kahirapan ninyo? Tungkol sa poverty nga ba ang ina-advise ito sa ating presidente ngagngag mga kababayan? Ang naririnig natin dito kay Haka-Haka Gadon mga kababayan ay lahat birada sa mga Duterte. Dapat siguro palitan na ang designation nito. Presidential Advisor to Attack Duterte. Dahil unang-una, hindi nga ito naniniwala sa kahirapan mga kababayan. Haka-haka lang daw dahil sa mall ang pinagbasihan mga kababayan, ang tao sa mall. Palibasa, doon siya nakatambay. Hindi nagpupunta sa mga laylayan. Gayon pa man, gusto niyang iparemove si VP Inday Sara Duterte ora mismo sa pesto. Bahala kayo 32 million na bumoto basta gusto ni Gadon na tanggalin si Sara bilang bise. Ganyan na sila kadesperado mga kababayan. Kaya naman, ang sagot ng mga Duterte supporters mga kababayan is palibasa, hindi secure ang mga ulol na ito. Dahil si Sara Duterte is just one heartbeat away sa pagiging presidente. Panoorin po natin ang sagot nitong ating mga kakampi, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating napakabait na viewer, mga kababayan. Ang kababayan natin si Ray RTA. Thank you so much po, kababayan Ray RTA. At si kababayan Maria Marlene Sosa. Parang mistisa po mga kababayan,
Thank you so much po, Madam Maria. Narito po ang video. Remember that she is a heartbeat away from the presidency. Humanda ka, kahaka. Kakainin mo lahat ng mga sinasabi mo. Tapos si Gado na, bobo. Akala natin mga kababayan, matalino dahil siya ang nangungut niya ng bobo eh. Yun pala, dinidescribe niya pala sarili niya. Ayon man nila ng awayan, what if something happens that the president can no longer continue with his mandate or his duties as such? The vice president takes over at iba na po ang laro. Paano Gadon kung ang presidente ang magiging incapacitated? Be careful what you wish for, baka bumalik sa iyo ang iyong pinagsasabi. Oh, di ba? Kung inyong ikukumpara, health-wise, ay gihamak na mas healthy si Sarah kumpara doon kay BBM, mga kababayan. Nakita niyo itsura ng BBM? Para talagang kinalmot ng pitong admiral, mga kababayan, no? Iyo. Itsura na Hagardo Versosa. Ganyan. Kumbaga, tingnan natin kung sino sa kanila iiyak. And my bet, si Gadon ang unang iiyak. It's not going to be VP Inday. Well, I think she was reacting to the term na desperada daw siya. And ang dami kasing ano ba? Tapos pinapalabas nila mga kababay na desperada daw si Sarah. Si Sarah pa ang desperada. Matikos, karamihan ang gagaling sa mga kawani ng Kongreso. Sa ating mga kongresista. At mayroong mga aspersions tungkol sa kanyang soundness of mind at ano. Si Gadon nga, no? Hindi nga manalo-nalo kahit dun sa Kongreso. Senado pa kaya? Kaya gusto niya, mga kababayan, gawing 48 ang kapanalunin senador para pasok siya. Bugok! Udas, mga ganyang klase mga tao, mga kababayan, makasarili. Kahit sa Kongreso, hindi siya manalo. Siguro kung magiging congressman na yan si Gadon, kasama yan sa Young Goons. O yang pa ba yan? Old goons. Oh. Yun na nga, for some reason lumabas yung term na desperada, which I found quite unusual. So, parang pinapaalala niya. Tapos baliw, ganyan. Iba't iba na ang binansag nila kay Sarah, mga kababayan. Baliw, desperada, inday lustay. Sabi ng mga loyalist. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ding mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.